Hello guys, I'm Rhea and this is my cousin Lovely. So, first time lang namin tong gumawa ng vlog and ginawa namin tong vlog kasi gusto namin i-share yung experience namin sa MNL48 mini Christmas concert na inattenda namin last day noong 23. So, bago 'yon, get to know me muna, 'di ba? So, K-pop fan ako since 2009? Oo, 21 days. Tama. Tapos, lumipat ako noon, wala pang 1 year, 4 minute. Tapos, then bago ako nag-shift sa SNSD. So, hanggang ngayon, fan pa rin ako ng SNSD. Pero, nagsisegue, part-time, nanood ako ng Produce 48 and naging fan ako ng AKB48. Doon ko nalaman yung 48G system at doon ko rin nalaman, syempre, yung MNL48. So, ang Kami Oshi ko lang naman, kung tatanungin nyo, is si Miu. Siyempre, joke lang, pero siyempre kung 48G as a whole, Miu talaga ako. Guys, eto si Miu talagang 48G. Miu, Takeuchi Miu. Pero siyempre, MNL48 ang usapan natin, ang Kami Oshi ko is si Abby. Ikaw, sinong Kami Oshi mo? Hindi, dati. Marupok. Sorry. Naging marupok sa concert. Ito example na naging marupok sa concert, no? Kahit na... So, i-vlog lang naman namin yung experience namin nung concert. So, grabe guys, nung pagpasok pa lang namin sa MSC, di ba? Sa Movie Stars Cafe. Sobrang wala kaming... Hello, so, pinost lang namin habang hintay namin si Lola. Hey, Lola! Sino pong Kami Oshi nyo sa MNL48? So, hindi po kilala ni Lola yung MNL48, pero ang alam ko, Kami Oshi niya talaga ay si Abby. Pinatawag sa kanya, Abby. Madalas niya po ang tawaging Abby. Kasi medyo kamukha ko raw po si Abby, no? No, God! No, God! Please, no! No! So, ayun, share ko lang yung experience namin sa concert. Siyempre, kahit K-pop fan talaga ako, never pa akong nag-umaten sa mga concerts. So, first time ko, yung pag-attend sa MNL48 mini Christmas concert. So, nung pagpasok pa lang namin sa Movie Stars Cafe, talagang parang naliligaw kami doon ni Ate Lovely. Buti nga, kasama ko to. Kasi kung ako lang may isa, parang uuwi na ata ako doon, no? Pero joke lang, syempre. Nabayaran ko na yung 700, sayang naman. Kasi guys, pagpasok mo talaga, parang, ano oras na nakarating doon? 11? 11:30 pa lang, ewan na bang i-start yung concert. Ang haba na ng pila. Tapos, kung tabi-tabi, may mga naggagawa ng mga regalo nila, nagte-trade ng photo, kasi talaga sobrang ingay. Tapos, grupo-grupo sila lang magkakilala. So, pagpasok namin sa venue, ganun pa rin yung mga MN Labs, no? Talagang, ang ingay, nagte-trade ng mga photo cards, kung saan-saan makikita. Runs, gab. Sino dito bibili? Ganun sila, guys. So, tapos nagbibigayan din ng mga slogans. So, gusto nga namin humingi na ng mga slogans. Kaso, so, syempre, nahihiya kami. Kasi, wala kaming kakalala doon. So, ayun, nag-start lang naman yung concert. Syempre, bago mag-start, yung mga girls, sa backstage sila, ano yung ginagawa nila? Nagsasalda sila sa mic behind the stage. Lagi nilang ginagawa yun eh. So, yung parang naalala ko lang na sinabi nila doon yung kay Gabs. Hindi ko sure kung si Gab, pero tingin ko si Gab. Sabi niya, MN Love, stay marupok. Alam ko si Gab yun kasi yung mga fans nun marurupok. So, feeling ko siya yon. Tapos si Lara nag-beatbox. Everyday, I'm shopping. So, napakagaling niya, guys. So, ayun. Nag-start na yung concert with overture pala. Taiga!
Taiga, di namin alam yun dyan. Kaya ganun-ganun lang kami. Ganun-ganun lang kami. Wala kaming alam. So, nag-start na yon. Yung unang kanta nila is Ay Takata. Lahat sila, lahat ng members. 48 plus yung Can't You Say nandun. So, sa bali nakaupo kami sa may ano, parang 8th row, parang mga 10th row ata. Pero nasa gilid kami. Tapos sa gilid nun, may parang stage, magkabila ang stage doon. Pwedeng maglakad yung mga girls doon. Ang ganda ng view namin kasi kahit malayo kami sa harapan, nakikita namin yung mga sobrang malapit sa yung mga pumupunta dito sa side na to. And yun, nakita namin yung Can't You Say unang-una, ang ganda. Sino? Yun ang unang-una mo napansin. Danny. Yeah, si Danny. Can't You Say Danny, kahit sobrang payat niya. Guys, ang ganda niya. Grabe. Sobrang ito kasi wala siyang kilala. So, sabi niya, tinuro niya. Sino to? Sino to? Eh ako, kilala ko naman sila, guys. Konti lang naman. Sabi ko, ah, si Danny. Nakikita ko nga, ang ganda. Ganda ni Danny, guys. So, yung introduction nila is yung nag-perform din sila by team. Yung team M2, pinag-perform nila yung First Rabbit. Which is, alam mo ba yun? Kanta ng AKB48 naman yun. Alam mo yun? Ay, hindi niya alam. So, and sa Team N4, next, is yung Palos Kay Maybe. Grabe, guys. Ang ganda ng choreo. And yung uniform nila is bago. Bago sa paningin. And katulad na katulad nung sa AKB48 talaga. And next, yung Team L, sinayaw nila yung Skirt Hirari. Umiindak na saya. Ang galing din nila, guys. Pero bawat performance nila, meron silang MC portion, which is sa Team N4, sobrang nakakaaliw kasi gumawa sila ng ano. Yung parang, kapag dito kakantahin nila yung talulot na Sakura, tas yung choreography, sa Palusot Ko'y Maybe, sobra, guys. Si Eka, shout out kay Eka, napaka-funny. Diba? Tawa kami ng tawa kay Eka, napaka-comedian. And, ano ba yung next na kinanta nila doon? Hindi ko na maalala. Basta kinanta din nila yung oo nga, tapos ko na yun eh. Yung Bifol, nag-introduce ata nung mga pupunta sa ano Asia Festival, yung 10 members. Tapos sila, ano, sila Abby, tapos sinabi, yung mga VIP members nila sa MNL48 Fan Club, no? May libreng VIP ticket, 10, makakapunta sa Bangkok, no? Dapat nagpa-register na rin tayo ng VIP. Saan? Bangkok. After noon, nung nag-introduce yung 10 pupunta sa Bangkok, is nag-perform na yung Senbatsu members ata. Napakawalan, hindi naman to sunod-sunod, nakalimutan ko na yung pagkakasunod-sunod. Basta nag-perform yung Senbatsu members ng Pag-ibig Fortune Cookie, and nandun lang sila sa may harap na stage, eh, medyo malabo yung mata ko, kaya hindi ko sila makita talaga. Pero grabe, guys, yung nag-perform pala ng Ay Takata yung unang-una, kasi syempre, first time ko silang makita. Kahit malayo sila, kahit blurred yung mga mukha nila, nakatingin lang ako kay Abby, kasi syempre, alam ko yung position ni Abby, nandun lang naman siya sa tabi ni Sheki. Tapos nakita ko siya, kahit blurred yung mukha niya, ang puti niya, yun yung pansin ko. Sobrang, kasi talagang, nung pumasok, bago ko pumasok ng concert, Abby fan lang talaga ako, as in parang ano, kumbaga kung K-pop term Abby Akgay ako, yung parang kay Abby lang may pake. Pero talaga paglabas ko ng concert, ang dami ko ng Oshi. Yung feeling na ano nga, bago mag-concert, pinafollow ko lang talaga sa Instagram si Abby, tsaka si Sela, kasi syempre si Abby Shipper ako eh. Yung ni Oshi ko si Sela. So silang dalawa lang talaga yung pinaka. Pero paglabas ko ng concert, guys, gusto ko magpa-picture sa lahat ng standee doon. Kung pwede lang, isa-isahin ko yan. Lahat ng 48 talagang grabing experience. Yan, nagaya mo si Eka. Sila captains. Ayun, yun pa guys, yung, ano, yung MC portion ng mga captains. Sobrang nakakaaliw kasi yung kinausap nila yung Japanese. Tas si Eka talaga, kahit nandun si Kay tsaka si Alice na magaling mag-Japanese, si Eka yung pinakausap nila sa ano, no? Sa Japanese. Grabe guys, nakakatawa yung Watashi no. Tapos yung Ekabayo. Ekabayo. Watashi wa Ekabayo. So,
Ayun guys, sobrang nakakaalip sila. And then, sobrang na-fish ako nung tatlong yun. Yung mga captains na yun. Tapos, nung in-announce lang naman na 20K album sold sila, grabe guys, sabi moment doon. As in, di ba kasi, magkabilang stage sa kabilang gilid, nandun si Abby, dito si Sela. As in, pagkatapos mag-play, kasi hindi rin nila alam yung ano yung tungkol sa 20, yung kung ano yung ipapalabas sa BTR. As in, kasabay lang din namin pala silang nalaman, kaya nagulat din sila. So, pagkatapos mag-play ng BTR, talagang, to si nandito lahat ng members, nakahati sila. Pero si Abby at Sela talagang naunang pumunta sa gitna ng stage para magyakapan, guys. Kasi, di ko pala na-mention yung kuyang katabi din namin. Siya lang mag-isa and Sebi fan din siya. Sela, kami, Oshi siya. And ni Oshi niya din si Abby. Tapos Sebi shipper din siya. So, sobrang, ano, no? Nagkakaintindihan kaming tatlo. Pati eto, kasi Sela fan siya nung pumasok siya ng concert. Pero ewan ko kung ano nangyari ngayon, guys. May nangyari kasi. So, medyo na-fish siya. Naging Dana fan siya. Pero okay lang naman, guys. Grabe si Dana. So, ayun. After nung concert, di ko nakukwento yung buong concert kasi ganun-ganun lang naman yun. Kumanta sila ng All I Want for Christmas Is You. Tapos, nag-encore ng Pag-ibig Fortune Cookie. Lahat sila. Doon namin nakita na malapitan si Sela. Tsaka, ay hindi. Sela yung kinain ng, sa talulot ng Sakura pala, yung kinain si Sela ng confetti. Talaga. Grabe yun, guys. Yung as in, natabunan siya ng confetti. Kitang-kita namin, yung ang emotional lang kanta, nag-iiyakan na si, yung mga, nakalimutan kung sino yun. Basta may mga umiiyak na members. Tapos pagtingin, so makapaiyak na rin sana ako. Tapos pagkita ko dun sa main kabila, si Sela, kinakain na ng ano, ng confetti. Tapos kinakain niya rin naman, so nagkakainan sila, bale. So, tuwan-tuwa si Sela, siguro masarap yung lasa ng confetti nun, guys. So, after nun, babay-babay. Ay, paano, ba't ko nakalimutan yung Amazing Grace pala? Amazing Grace. Sobrang goosebumps, yeah. Yun yung parang pinaka-highlight sa akin, para sa akin ng concert, kahit hindi naman ako, wala akong, kahit wala si Abby doon, no, yung kami o Shiko, parang, grabe yung goosebumps, ang galing ni Shaky, guys. Naging Oshi ko talaga si Shaky, sobrang galing kumanta. Hindi lang si Shaky, pero yung mga kasama niya rin doon. Si Mari, kamukha daw ni Sela si Mari. Yeah, parang pinaliit na version, tsaka pinapayat ng bisig. Kasi guys, sobrang taba talaga ng bisig ni Sela sa person. Pero maganda si Sela. Sobrang ganda ni Sela. Tsaka lakas ng fan service skills ni si Sela. Talagang kung ano nung ginagawa niya. Heart. Small heart, big heart. Kawai. Kung ano-anong pinaggawa niya. So ako nung Pag-ibig Fortune Cookie ata na encore yun. Swerte kasi dumaan si Abby dun sa may side namin. So nakapag-ano ko, Abby! Tapos ginanon ko yung A sign ng Abby Nutians. Ginanggan ko siya para mapansin ako. Ewan ko kung ako yung flying kiss niya, pero nag-flying kiss siya, tapos nag-hi-hi. So, gusto kong i-assume ako na lang yon, kasi nag-AAA ako eh. So, ayun. Sobrang, hindi ko makakalimutan yon. Then, after ng concert, is yung main highlight din talaga. Yung nagbebenta na sila ng mga merks. And then, ayun, napabili ako kahit wala naman akong pera, guys. Never kung hindi ko plinano na bumili doon namin. Pero kasi parang kulang, kung hindi ka bibili, tapos sila yung nagbebenta, hindi ka bibili. Parang kulang yung experience mo sa concert. Kaya talagang napabili din ako. And habang nasa pila kami, nire-rehearse ko na talaga sasabihin ko kay Abby nun. Kasi parang ano yung nasa pila kami, may salamin yun. Parang nakatingin sa akin si Abby. Ano yun? Ayoko mag-assume, pero nakatingin siya sa akin. Tapos nag-hi-hi ako. Tapos nag-bow siya. Anong Japanese talaga, di ba? Babaw siya, ganyan. Awan ko kay Abby, parang ano nga siya, kulang pa siya sa fan service skills compare kay Sela. Kasi Sela talaga, ito,
ito guys, hindi na usap. Nag-usap sila ni Sela habang nasa pila pa kami, nasa labas. Tapos si Sela nandun sa ano, nandun sa ano. Talagang gumagano si Sela. Ginagano niya yung pinsan ko, no? Kaya talagang na-fish din to ni Sela. Ewan ko lang talaga kung ano nangyari ngayon. Ulit. Kung bakit sobrang marupok to, guys. So, ayun na. Nag-usap si Sela, tsaka to, ginaganon siya ni Sela. Tapos sabi ng pinsan ko, kukunin niya rin yung CD. Tapos binibigay na ni Sela yung CD. Diba? Ganun yung usapan nyo. So sabi ko, hala, nakakaingit. Nakita ko yung Abby, kinakamay ko si Abby. Tapos nagbawal ako siya ng Japanese. Sabi ko, oh. Pero at least nanotice niya ako, no? So pagpasok pa lang, pinapasok na kami sa loob. Bago pala noon, inisip ko muna yung sasabihin ko. Sabi ko, hi, ako nga. Hello, Abby. Ganun yung sasabihin ko. Ako yung Rhea, kung kilala mo. Yung laging nag-ano sa'yo. Laging nangungulit sa'yo sa DM, sa Instagram. Lagi kasi ako nag-message dun, guys. And kaya ko nga siya naging kami-oshi. Nire-replyan niya ako. Though hindi naman lagi. Pero talagang nire-replyan niya ako. Tapos yung mga message ko na hindi niya nire-replyan, nilalike niya naman. So, sobrang, alam mo, na-appreciate ka. Alam mo yun, guys. Yun na nga, wait. Kwento ko. Yung pagpasok ko dun, na-rehearse ko na sasabihin ko, di ba? Yun nga yung sasabihin ko. Pero pagpasok ko dun, yung tipong nakatingin siya sa akin, tingin niya, parang ina-expect niya na sa kanya talaga ako bibili. Kahit ano naman. Pero, awan ko, siguro kilala niya ako. Ayoko mag-assume. Pero siguro, tapos nakatingin siya sa akin. Tapos nung palapit na ako, talaga na-speechless ako kasi ang ganda niya, guys. Ang ganda niya, guys. Talaga si Abby, parang ano, visual talaga ng MNL48. Agree ka ba dun? Dana. Ninamo na ni Dana. So, yeah, para sa akin, talaga, ang ganda-ganda ni Abby. So, na-speechless talaga ako. Yung tipong kinuha ko na yung photo card sa kanya. Makangiti lang akong parang tanga doon ko. Ganun, hindi man lang ako nakapag-hello. Nag-thank you siya. Sabi niya, thank you. Ayun lang, so wala kaming conversation ni Abby. Yun yung regret ko talaga. And then, yun na nga, naglakad na ako pa. Nagulat ako dito sa pinsan ko. Kasi, ang balak niya talaga kay Sela lang bumili nung album, yung 250. Pero nagulat ako sa likod ko. Nagulat ako, kinuha niya yung photo card din ni Abby. So, yung kinuha niyang photo card din is yung kaparehas ng kinuha ko kay Abby, yung half body shot niya lang sa PFC. Sabi ko, pagkita ko kinuha niya rin yun, meron na rin ako nun. Sabi ko, gusto ko syempre parang baka ibigay niya kasi sa akin. So, sabi ko, pinabalik namin kay Abby yung ano, binalik ko kaya yung photo card na kinuha niya, pinabalik ko kay Abby. Tapos si Abby, yung tingnan niya nun parang, ha? Ibabalik niyo? Parang akala niya siguro, ibabalik na hindi nakukunin. Pero syempre, itatrade lang doon sa isa na close up niya. So, ayun, ngumiti siya and nag-thank you. Tapos pag pasok mo talaga doon, after nung, kasi nasa unahan si Abby, sakto nga eh. Tapos pag dire-diretso mo sa pila, makita mo yung mga ibang MNL48 girls talaga, sabi mo, hello, 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 gaganda lang sila kahit hindi ka naman bumili sa kanila. Ano mo yun? Sobrang nakaka-touch na. Parang gusto mo bumili sa kanila rin, pero nakita mo yung wallet mo, wala ka naman pera. So, ayun nga, nung nakita ko na nag-hello-hello sila, parang nilabas ko na yung pera ko sa wallet ko, yung 500 lang. Kasi 400 yung photo card yun. Para malaman nila na 500 lang yung pera ko. Talagang pinag-away ko. Kasi si Alisa, nakaganon siya, dalawang album ng MNL48, hawak-hawak. Tapos parang binibigay niya sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, pinakita ko sa kanya yung 500 na hawak ko. Ito lang, parang sinasabi ko, wala akong pera. And then sabi niya, tapos pinakita ko yung photo card ko. Sabi niya, sino ba yan? Parang tinanong niya, sino ba yan? Tapos pinakita ko yung si Abby. Sabi niya, okay. Tapos pinakita niya yung album, ng PFC album na hawak niya. Parang tinuturo niya si Abby dun sa PFC album. Girl, no? Kung ako lang, kung may pera lang talaga, kahit wala naman si Abby dun sa album na yun, bibiling ko para sa'yo. Pero kasi wala akong pera, girling, kaya hindi mo na kailangan ituro si Abby. Talagang bibiling ko yung para sa'yo. And then nakita ko naman sa likod ko, pagkisilip ko si tong pinsan ko, kausap niya rin yung ibang MNL48 girls. Sabi niya dun sa mga girls na nagsisales talk na, wala kasi kami pera eh. Kung gusto lang, kung pwede lang, kung may pera lang, kung bibili namin kayo lahat. Tapos si Dana, grabe guys, na maganda. Yeah, na maganda. Tapos mabait pa, sabi niya, ay okay lang po yun. Wow, napakabait ng Dana. Grabe, shout out kay Dana.
talagang parang nagmukha siyang angel dun, no? Tapos dun sa may cashier na, kasi katabi ni Quincy yung cashier, nakita ko siya dun, nakangiti lang siya, tahimik lang siya, which is bilang fan ng MNL48 tas ang MN Labs, parang nakakapanibago kasi kilala niya si Quincy, di ba, maingay. Tapos sabi ko niya, hi Quincy, tapos sabi niya, hi, ganun lang siya. Huh? Parang nakakaiba, tapos nalikod niya si Erica, parang hyper na, ay, ganda lang siya, kahit di ko pa naman siya inakayan, sabi ko, hi Erica, tapos hyper siya, hi. So, ayun, lobas ako ng, kami ng Merc Selling na medyo may regrets kasi, di ako nakapag-convo kay Abby. Kung paano ba naman ako nagkaroon ng conversation sa ibang girls, pero kay Abby, wala lang, no? Kinuha ko lang yung photocards, hindi ko alam. Kasi syempre, siguro nga, sobrang ganda lang ako kay Abby. Na-speechless talaga ako. So, ayun, now, I can say na, ay, shout out pala! Ito nga pala yung wait lang. Ito yung nabili kong ano. Ito yung nabili kong photocards. Ay, wait. Kasi nasira yung sanlagayan eh. Pero ito yung nakuha kong ano. Ito yung nakuha kong free Christmas photocard si Ems. Can't you say Ems? Yes, thank you. And then ito yung binili ko kay Abby. Napakaswerte ng photocard set ko, guys. Kasi, grabe. Di nyo expect kung sino itong mga to. Talagang mga oshi ko itong mga to bago pa man. Ito si guys, si Abby, syempre. Ito yung binili ko. Pakaganda. Nasaan yung photocard mo? Labas mo nga yun. Tapos, ito lang naman, guys. Si Ash. Nandito rin si Ash sa photocard set na binigay sa akin ni Abby. So, parang pangbawi na rin sa akin to ni Abby na wala kaming conversation, no? Kasi binigay niya naman kong magandang photocard set. Tapos, next, si Kay. Guys, si Kay. Si Kay. Si Kay. Oshi ko to si Kay. Tapos, next, si Marie. Nakakapatid ni Sela. Talagang, guys. Parang may Sela photocard na yun. No? Kung may Sela photocard nga, bigyan nyo nga ako. Wala pa akong Sela photocard. Kasi, sabi ko, pero walang Sela photocard. Bigyan nyo kami, guys. Nakipag-trade, after talaga ng Merc Selling, after lang bumili, nakipag-trade kami ng ano, naghahanap kami ng kung pwedeng mapag-trade ng Sela. Tapos, yung wala, sabi nila, mahirap, guys, mahirap. Winning sana kung bumili, kahit yung binibenta ng 100 isang photocard. Sige, bibiling ko yan kung si Sena, magkaroon lang ako ng Sena photocard. So, wala eh. Ang hirap talaga. And next, ito lang naman. Oh, guys, si Jem. Pika Jem. Miyu Cut, guys. Kasama ko Miyu Cut. Grabe, hindi ko in-explain na magkakaroon din ako ng photocard ni Jem, guys. Actually, ano, yung mga oshi ko na bago pa ako pumunta ng concert, sila Rans, yung mga maganda si Rans, Gab, siya ba ba? Rans, Gab, Rans. Basta sila, hindi ko sila masyadong nakita sa concert kasi never sila pumunta doon sa side. Kaya hindi ko ma-judge yung beauty nila, yun. Sayang nga. And eto, shout out kay ate, nagbigay ng sa amin ng Shekimini photo card photo. Basta kung ano man to. Kasi talaga nung namimigay siya nun sa may side namin. Nakakatawa. Kasi gusto rin namin syempre kumuha. Pero nahihiya kami. Kasi parang yung mga lalaki ba. Ganun. Tapos parang kasing close na sila. Pingi. Tapos kami gusto man namin mahingi. Pero parang nakakahiya. So nakatingin lang kami ganun sa kanya. Parang kami pulubi. Nung nakaganon kami, nakatingin kami, sinusundan namin siya ng tingin, pero hindi kami nasasabi ng pingi. Pero nagulat kami, guys, bila siyang bumalik doon sa mga pwesto namin. Tapos sabi niya, gusto niya rin? Wow, Angel! Sobra, guys, opo. Ganon kami. Binigyan niya kami. So, shout out sa iyo, ate. Dito sa nagbigay ng photocard. And then dito, syempre, sa fortune cookie. Ito lang naman yung nakuha namin talaga, guys. Akala ko magkakaroon ako ng maraming merks na may uuwi. Kasi, di ba, madalas sila nakikita ko, nabasa ko, nabibigayan sila ng mga merks. Pero ito lang talaga na uwi namin, ang dalawa. Kasi medyo nahihiya kami. Tapos yung mga kausap ko na Abinutians, ewan ko, hindi ko nakita. Kasi, so wala ko na uwi na Abby. Sayang, so sa next, pero bubuksan ko itong fortune cookie. Medyo durog na siya kasi 25 na yun and 23 yung concert. So, bukas na siya, guys. Bukas na siya. Hindi ko na kailangan basagin. Nabasag na siya. So, ito, basahin na lang natin kung ano nakalagay.
choose your destiny, decide who you want to be, and start being it. Ano yung sabihin na to? In Japanese. Wait. Choose your destiny, decide who you want to be ba daw. So I want to be Abby Joe. Nabaliw. Gusto kong ano, syempre kasi accountant ako. Accountancy student. So gusto kong maging CPA. This 2019 graduating student is ako. So yes, thank you dito. Parang sobrang... Kakainin mo ba yun? Oo, kakainin ko yan. Huwag mong anuhin. Gusto mong kainin ko na ngayon eh. Sobrang thank you dito. So may lotto numbers pa, no? Sa dulo. Ayun, no? Tayaan nyo, guys. Kasi hindi naman tumataya ng lotto. So yan, tayaan nyo yan, guys. Baka swerte yun. Tayaan ko kaya ito. Basta... Sa iyo ko daw na ay takata. Hindi ko talaga alam, guys. Hindi naman ako dancer. Kaya nga ako naging fan nila kasi nasa kanila, guys, yung mga bagay na wala ako. Unang-una yung talent sa pagganta, sayaw. Tapos, syempre yung ganda nila, meron din naman ako nun. Really, nigga? So, ayun, guys. Baka hindi ko na... Ha? Maji dayo. Maji dayo. Lakas mga mind. Maji dayo. Kasi di ba na... So, manood kayo ng MG series, guys. Sobrang gaganda. Kung fan kayo ng MNL48, syempre, kailangan nyo mag-get to know yung mother group nila, syempre. So, panoorin nyo. Start with Majisuka Gakuen. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Ash, pakicorrect na lang ako, Ash. Kasi, Ash, guys, Sayaka. Uy, guys, si Sayaka pala. Napakagaling din mag-fan service. Talaga, expression niya habang sumasayaw. Come on. Yan din. Really, si Sayaka. Yung as in kahit nasa gilid siya, yung expression niya, yung expression niya, on point pa rin. So guys, yung mga ganun. Yun nga, so, kwento ko lang yung pagpasok ko, Abby kami, Oshi lang talaga ako. Yung, talagang si Abby lang yung pinunta ko doon. Pero paglabas ko talagang, ang dami ko ng Oshi. Wait, ilis natin. Siyempre si Abby, si Sela ni Oshi. Tapos, ito na mga Oshi ko, si Captain Alice, si Kay, si Eka. Si Eka na super funny, guys. Tsaka, sana istan nyo siya, guys, si Eka. Wala, nare-recommend ko lang, istan nyo siya kasi kay Abby ako eh. Pero, istan nyo siya, guys, kasi deserve ni Eka yon. And, nag-burp pa ako. Hindi natin makakat yun. Si Dana. Guys, sobrang ganda ni Dana. Na-hook din ako sa kanya kahit ito. Finallow ko nga siya sa IG. Yung mga fina-follow ko sa IG ngayon, lima na. Dati dalawa lang. So, pinagmamalaki ko yung lima na finallow ko. No? Pero marami naman ng Oshi. Tapos si... Ano? Sino to? Si Danny. Can't you say yes? Support kita. Magiging ano ka rin. Magiging MNL48 member ka rin. Soon. Deserve mo yan. And then... Pa ba? Si Sayaka. Sayaka des. Si Lara. Galing mag-beatbox. Tapos nag-heart-heart din ata siya sa akin. Ewan ko marami nag-fan service na nung ano, so sa linya na yun. Hindi ko lang sila matandaan. Si Erica, guys. Oshi ko rin si Erica. Tapos, sino pa ba? Si Sheki. Ba't ko nakalimutan si Sheki? Si Sheki mataas yan. Mapang... Ano kaya, kasi sobrang na-goosebumps talaga ako sa kanta niya. As in, kahit eto, tinatanong niya sino, yung center girl hindi niya kilala. Yun, shaky lang naman yan, yung center girl. Yung dahilan kung bakit siya yung center girl, talagang deserve niya. Sino pa ba? Si Jem. Kaso, Oshi ko na naman si Jem talaga eh, bago pa yung concert. Yung nag-concert nga lang, talagang hindi ko siya masyadong napansin. Kasi nga, hindi siya nagawi doon sa side namin and nandun lang siya sa may front o kaya sa kabila. And di ko naman yun masyadong makita kasi malabo nga yung mata ko. Yan, sila Gab, sila Rans, yung mga hindi ko nakikita. Si Cez. Si Cez, sobrang na-fish ako nung sa high school. So, Oshi ko na siya. So, sino pa ba? Si Kay, nabanggit ko na. Ala. Paulit ulit. Kasi si Kay talagang minessage. Sabi ko nga sa kanya sa Instagram, di ba? Kasi yung tinag ko sila. Tapos,
nag-comment si Kay, tapos nireplyan ko, nag-reply pa uli siya, sobrang appreciated ko yung naging marupok ako, pero hindi talaga ako marupok. Loyal ako kay Abby. Kahit anong gawin ni Abby, kahit di niya ako kausapin, kahit di niya na ako replyan sa ano, Abby. Pero sana, replyan niya pa rin ako. And, eto, may kukwento siya, si Dana, kung paano niya naging kami-oshi na si Dana, from Sela, na kahit nakausap niya, tinanong pa yung pangalan niya. Eh ako nga, hindi ko nga nakausap si Abby, hindi ako naging marupok. Ito naging marupok. Oh, paano siya naging si Dana? Pangalawa naman siya. So, pang ilan na si Abby? Equal sila. Si Abby, pang ilan sa'yo? Pangalawa. Kasi nasa IG story ka rin ni Abby, no? Dalawang beses ka na sa IG story ni Abby. So, explain mo sa amin ba't si Dana yung naging ano? Super bait na kasi. Yun nga lang, binati niya lang naman. Kasi birthday niya 25. Merry Christmas, birthday niya. Tapos, binati siya ni Dana. Talaga nga naman, napaka-bite mo. Angel talaga. Sabi niya, okay lang po yan. Wow. Sobrang nag-iba rin yung paningin ko sa kanya. Ang ganda niya na, pero lalo pa siyang gumanda. No? So, ayun. Na naman, itong vlog. So, baka next vlog, gumawa ko ng ano, no? Ng vlog video reaction. Oo, siguro. Pag may i-release sila, mag-video reaction ako. Hindi ko na alam kung kasama ko to. Hindi ko rin naman alam kung kasama ko to hanggang ngayon. Kasi, wala, nandyan lang siya. Hindi naman nagsasalita. Parang, ano? Kasi nanonood ako ng IG story ni Dana. Oo, oh, nanonood naman siya. Iba, ipakita mo IG story ni Dana na, ano, na finiture ka. Kaya ka naging marupok. Huh? Wala na. Ako siguro, ano, siguro, hindi ko pa kasi naranasan. Siguro pag na-feature ako sa IG story ng mga ibang members, baka maiwan ko si Abby. Really, nigga? Siyempre, hindi ako marupok. Ayan po yung pangita namin. Inbox. Oh, yung hindi makita. Pero ayan. Ayan, tapos, oh! Dami yan. In IG story pa siya ni Dana. Talagang kahit ako man, kung sakali, magiging marupok ako. Pinalo ko na nga rin si Dana eh. Kasi baka mapansin din ako. Pero okay na naman kahit niyang pansinin. Kasi alam ko naman busy yung mga MNL48 girls. And tanggap ko yun. Basta si Abby. Basta, Abby. Majidal. Guys, gekikarafan ako ng MG. Pero kung ano. Eh, next vlog na nga lang. Basta yung, siguro next vlog ko, no? Sabihin ko kung sino yung mga bagay, ano, for me, kung sino yung mga magaganda sa personal. Pero hindi ko naman talaga, kasi alam ko maganda naman si Gab tsaka si Rans, pero hindi ko nga sila nakita talaga ng personal. So, baka hindi sila mapasali doon. Kasi hindi ko sila nakita ng maayos talaga. Tsaka si Jame, sayang naman nun si Jame ni Yuka. Hindi ko na ano, alam mo sa handshake event na lang, pupunta naman ako eh. And, kahit wala to, kahit ako lang mag-isa, kausapin nyo na lang ako, guys. Kasi, ano eh, medyo ano, hindi naman sa introvert, pero mahihain ako mag-approach. So, pag nakita nyo ako, yung ganito, pwedeng walang salamin, ganyan yung itsura ko, pag walang salamin, kaya pwedeng may salamin, ganyan. Kausapin nyo ako, guys, and dadaldalin ko naman kayo. Ay, shoutout pala doon kay Kuya, nakatabi namin, naging friend namin yun. O, kasi si heavy shipper siya, si Kuya Julius Babaw. Joke lang kuya. Baka napanood niya to. Sabi na. Si Kuya Julius, yeah. A heavy shipper ko yan. So, I had fun talagang talking with him. Yeah. So, sa next vlog, abangan nyo. Baka top 10. Oh, she's ewan ko kung anong tema. Basta, yun. So, bye guys!